Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Lovely May Ordoño, isa po siyang cashier sa isang eskwelahan. Siya po ay pinagbibintangan or isinasama sa isa pong nangyaring nakawan na wala naman po siyang kinalaman. Okay, magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Good afternoon po. Ha? Okay. Alam ko na yun, CCTV. Nakalagay na rito. Magandang tanghali ulit, madam. Good afternoon. Saan po kay cashier? Actec Bacoor po. Actec Bacoor. Okay. Nawalan po ang kaha ninyo ng 130,000. Apo. Okay. At meron naman pong CCTV makikita na ang nagnakaw, ayan yun o, ay security guard. Apo, apo. Ng school. At yung security guard na yan, ipinasok na isang guro. Apo. Na hindi man lang nila ginawang background check kasi ipinasok referral. Opo, referral lang. Okay. So doon pa lang naging pabayaan ng school. Opo. Sa lahat po ng empleyado, hindi nila kinukuha ng NBI at police clearance. Kahit ako po, hindi po nila ako kinuhaan. Okay. Problema nila yun. Kasalanan nila yun. Opo. Now, tinutugis nila itong security guard. Opo. Sinibak nila security guard sa kanyang teacher. Yung security guard po, hindi na po siya makita. Nagtago na. Opo. Tapos si yung teacher. Yun po. Tinanggal po nila. Okay. So, sa halip na kasuhan itong security guard or habulin itong dalawa, teacher sa security guard, ang nangyari, nang hindi nila mahabol na ikinakarga ngayon sa'yo yung kasalanan. Sinabi po nila, dead end na daw po. Sinabi na, dead end na kasi kami. Sinabi po, dead end na. Sino daw po yung kailangang magbayad? Sila daw po ba? Kaya ako po yung pinagbayad. So, hanggang ngayon, empleyado ka pa nila? Apo. Kinakaltas sa yung sweldo? Kinaltas ito na po ngayong cut-off. Tapos, ngayong cut-off po, kinaltasan na ako kahit wala pa po kung pinipirmahan na magbabayad po ako. Tapos wala pong abiso, bigla na lang kinaltas. Nasa linyang telepono si Ms. Jocelyn Mercado, presidente ng Actec Bacoor. Magandang tanghali po, Ms. Jocelyn. Ma'am Jocelyn? Hello po, sir. Kamusta po? Magandang tanghali. Okay naman po. Madam. Opo na. Opo. Po, hindi po ata makatarungan, ma'am, na ikakarga po natin dito sa pobre niyong cashier yung kasalanan po ng inyong mga dating empleyado porket hindi niyo na po sila mahanap. Dead end na po. Sabi niyo nga, galing daw sa inyo mismo yan, salitang yan. Eh ngayon, siya na hong pagbabayarin. Hindi naman hong makatarungan yan, ma'am. Actually, hindi po siya dead end. Actually, nakasampa po siya sa korte at maglalabas na po ng warrant of arrest. Very good. Ang inihingi lang po namin sa kanya dahil po yung pong pera nung mga kapwa-empleyado niya, itinago niya. Tapos hindi niya po itinago ng safety. Ang unang-una po, yun pong collection niya para sa tatlong araw, hindi niya po kasi dineposito. Okay, sandali po mama, nasabi niya sa akin yan, ipapaliwanag niya. So yung tatlong araw na koleksyon, dapat dineposo niya sa banko. Bakit niya pinabayaan sa kaha ng 3 days? So meron siya kapabayaan kung tutuusin. Okay, mamaya kukonsulta tayo sa abogado. Ano? So pakisagot ma'am, bakit yun for the, yung 3 days na koleksyon ninyo, pinabayaan mo lang sa cashier, hindi mo dineposo sa banko? Yung unang araw po, day off ko po yun, sinabi ko sa kanila, day off ko po. So may iba pong naningil nun. Tapos yung ikalawang araw po, inutusan po ako ng COO namin na mag-asikaso ng assessment ng caregiver. Chief Operating Officer? Apo. Okay. Tapos po, pagkatapos po nun, pumunta po talaga ako sa banko nung 12. Kaso po, yung may cut-off po kasi yung assessment, kasi Holy Week na po yun, kaya kailangan ko po doon pumunta. Tapos pinapunta niya pa po ako sa practice ng senior high school kasi graduation po, ako po yung MC. 2 hours lang po kami doon, yung renta po sa venue, kaya kailangan ko na din po pumunta doon. Tapos ako po yung MC. Okay. Tapos hindi na po ako umabot ng banko dahil 4 po kami nakabalik. Okay. Hindi siya kasama sa kaso, Ma'am Jocelyn? Hindi po. Kasi okay, ang sabi po, kasi kitang-kita naman po talaga okay na yung pumasok sa CCTV, eh yun pong parang pinagkatiwalaan ng COO namin. Kaya nga po, yung security guard po, ma'am, na nagnakaw yan sa CCTV, yan po ay ipinasok ng inyong guro. So,
Dahil siya po'y pinasok na inyong guro, nag-boyfriend pala ni guro, hindi na ho kayo nag-check, naggawa ng background check, hindi na ho kayo naghingi ng NBI clearance, police clearance, at kung ano-ano pa. Wala na ho. Ano po? Sandali po, ma'am, makinig tayo sa isang opinion ng isang legal expert. Attorney Paul Castillo, professor ng FEU Institute of Law. Attorney Paul, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Rafi, sa lahat ng nakikinig. Nanonood. Okay. Ang cashier po, nawalan po ng perang 130,000. Mm-hmm. So identified naman po yung nakakaw security guard, may CCTV, at yung guro na nagpasok ng security guard, at sila pong dalawa ay kinasuhan sa korte. Pero itong cashier po, hindi kasama doon sa kaso. However, ang ginawa po nitong kumpanya, ikinakaltas ngayon sa sweldo nitong cashier dahil daw sa kapabayaan. Ang explanation naman po niya kanina, kikinig kayo, tama, pwede na ho ba yung explanation niya o meron pa rin siyang kapabayaan dahil 3 days na pabayaan at hindi po na-deposito pero meron naman po siyang binigay na reason dahil all around po siya. So ano pong sa palagay niyo? Anong take niyo po, attorney? Oh, two things, Rafi. No? Number one, even assuming na nagkaroon siya ng kapabayaan or pagkakamali, no? Ipagpalagay lang natin na halimbawa na meron, hindi pa rin pwede mag-deduct ng basta-basta lamang, no? Hanggat walang appropriate proceeding for it. Kasi if talagang the company believes na may kapabayaan siya and all that, dapat they should institute the appropriate proceedings. Pero they cannot automatically deduct yung allegedly na siya daw ang nakawala. Although yun nga, sabi mo, kita naman sa CCTV na iba. So, hindi natin pwedeng, we cannot take the law into our own hands. No? So, by deducting yung wages doon sa ating empleyado na wala namang finding na talaga siya ang may problema o nakawala, mali yun. That's very illegal. Ano ibig sabihin, sir, ng appropriate proceeding? Would that mean na kailangan pupunta sa korte? Oh, if halimbawa, no, if palagay talaga ng pwedeng gawin nila, Rafi, mag-institute sila ng proceedings against the employee, administrative proceedings, or if they believe na merong criminal liability, i-institute nila 'yon. Karapatan naman nila 'yun, in fairness to them. Pero 'yun nga, hindi pwedeng automatically i-deduct na lang nila. Sabi mo nga kanina, hindi nga siya kasama dun sa kaso na na-file. So very irregular na, hindi na nga siya kasama, nadi-deduct pa galing doon sa kanyang sweldo. Ayun. So kung kayo po ang tatanungin, dapat hindi ho dinideduct yung pong nawala. At kung gusto na mag-deduct, sana magkaroon ng proseso. Ibig sabihin, magkakaroon ng investigasyon, kasama ng empleyado, and then later on, kung makapag-decide sila sa kanilang administrative investigation, saka pa lang sila mag-deduct with the consent from the employee. Yes. So, tsaka ang ano doon, ang lalong kakaibahan dito, Rafi, no, kitang-kita na may ibang kumuha. So, hindi mo pwedeng i-deduct. Kahit sabi mong negligent siya, may fault siya doon, it doesn't translate na babawasan mo yung sweldo niya. Pwede siya magkaroon ng penalty under your company policy, pero hindi pwede yung deduction na lang basta-basta. Ah, penalty under company policy, pero hindi pwedeng deduction doon sa nawala. Kung halimbawa, nagkaroon nga siyang proven na may negligence talaga, pwede siyang under their company rules and regulations or under appropriate debt and regulations kasi school yan eh. Pero yun, hindi pwede automatically i-deduct. There's no reason or law for that na biglaan mong i-deduct na lang. Ayun, okay. So debt and regulation, ano ba to? Elementary, high school? Ano po? Caregiver, tapos senior high school din. May senior high school din, so may college din. Okay. May appropriate regulations yan, Rafi. So, kung hindi man sa DOLE, meron din sa DepEd. Ayun. Attorney Paul, sobrang thank you. Attorney Paul Castillo, professor ng FEU Institute of Law. Sir, thank you. Anytime. Miss Jocelyn. Apo. So may proseso na po talaga. So tayo po ay pupunta sa... May proseso naman pong ginawa. Actually, binigyan ko po sila ng letter. Ma'am, ang ibig sabihin po ni Attorney Paul, tayo po ay pupunta sa DOLE at pupunta po sa DepEd. Opo. Okay, pag ilalapit po namin to sa DOLE at DepEd, ang dalawang ehensyang yan, ang magsasabi, base sa kanilang mga regulasyon, kung talaga bang merong pananagutan itong iyong cashier, at kung meron siya pananagutan, hanggang magkano lang pwedeng ibawas, o hanggang ano ba talaga ang pwedeng ipataw na parusa sa kanya. Yun pong ibig sabihin ni Attorney Paul, madam. Okay. Hindi ko po kasi narinig yung sinabi ni Attorney. Apo. Pasensya na po. Apo. Okay lang, ma'am. Madam, for the meantime, status ko po muna. Wala hong munang bawasan hanggat hindi po na nakakapagbigay po ng kanilang stand ang DepEd at saka po yung DOLE. Apo. Sir, masabi ko lang po, ang ngayon po ay atais. Tapos po, sumweldo po kami dapat a 5. Pero a 4 po, nagpasweldo ako dahil holiday po kahapon. Ma'am. Pero yung
isang beses ko pa lang po siya kinakaltasan ng 1,000 pesos. Tapos wala pa po akong ibang kinukuha sa kanya. Opo. So ma'am, pwede ba pakibalik muna sa hangga't wala pang desisyon yung Dore? Wala pong problema. Opo. So madam, ganun na lamang po ha. Salamat po Ma'am Jocelyn ha. Salamat po. Magandang tanghali po Ma'am Jocelyn. Magandang tanghali po, sir. Okay. Ma'am, okay na 'yan. Pero ilalapit po namin ito sa Dole ha, sa DepEd. So maging ready ka lang kung ano maging desisyon ng Dole at DepEd para makuha tayo ng tamang hustisya rito. Okay? Okay na, ma'am. At don't worry, don't be afraid, hindi ka makakasuhan ditong kriminal dahil wala ka naman talagang kinalaman. Opo. Kitang-kita naman dun sa CCTV, wala ka doon. Okay? Yes, ma'am. Okay. Thank you po.